Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang A Violent Prosecutor na napalabas noong 2016. Ito ay patungkol sa isang prosecutor na maling naakusahan ng pagpatay sa isang gangster habang ini-interrogate ito na naging dahilan para makulong siya ng 15 taon. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang pelikula sa isang grupo ng mga aktivista na lumahok sa isang protesta upang tutulan ang isang pagpapaunlad ng lupa na tinatawag na Asian Project na nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran. Ngunit pagkatapos, isang grupo ng mga gangster na nagpapanggap na bahagi ng mga aktivista ang dumating at sadyang gumawa ng ilang kaguluhan na nagdulot ng salungatan sa pagitan ng mga aktivista at mga patakaran. Ang isa sa mga gangster, si Sook, ay sinaktan ng isang pulis hanggang mamatay. Si Sook ay dinala sa opisina ng pulisya at tinanong ni Bayan, isang mataas na temperamental na taga-Yusig na madalas gumamit ng karahasan sa panahon ng kanyang interogasyon. Napakaraming tanong ni Bayan kay Sook para malaman ang utak ng kaguluhan, ngunit hindi ito sinasagot ng malinaw ni Sook. Gamit ang isang inhaler upang matulungan ng kanyang paghinga, si Sook ay patuloy na nagsasalita ng walang kapare-rekon. Nagsimulang mainis si Bayan kay Sook at sinaktan siya. Kinabukasan, bumalik si Bayan sa silid ng interogasyon at nalaman niyang patay na si Sook. Bilang huling lalaking bumisita at tumama kay Sook, lahat ng ebidensya ay nagpapahiwatig na si Bayan ang pangunahing sospek. Sa kanyang unang pagsubok, ipinagtanggol ni Bayan at sinabing ang pagkamatay ni Sook ay sanhi ng kanyang problema sa paghinga. Gayunpaman, ang kaibigan ni Sook, si Jay Gun, ay nagpapatotoo na si Sook ang pinakamalakas sa iba at wala siyang anumang problema sa paghinga. Higit pa rito, ang inhaler na ginamit noon ni Sook ay hindi matatagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Walang matibay na ebidensya si Bayan na magpapatunay na inosente siya. Dahil dito, nahatulan siya ng 15 taon sa bilangguan. Sa bilangguan, si Bayan ay binubuli at binugbog ng mga bilanggo na kanyang iniusig noong nakaraan. Isang araw, nakita ni Bayan ang kanyang superior pati na rin ang isang assistant prosecutor general, si Hill, na lumahok sa pagbubukas ng Asian Project. Nagbitiw pa siya sa kanyang posisyon para tumakbong mayor ng Pohang. Napansin ni Bayan na may kakaibang nangyari. Naalala niya na nangako si Hill na tutulungan siya sa panahon ng paglilitis. Gayunpaman, hindi umimik si Hill at hinayaan na lang na makasuhan si Bayan. Napagtanto ni Bayan na siya ay pinagtaksila ni Hill. Wala siyang choice kundi manirahan sa kulungan sa lahat ng abala at hirap. Gayunpaman, dahil sa kanyang kadalubhasaan at karanasan sa mga legal na usapin, nalulutas niya ang mga problemang legal sa mga gwardya at opisyal. Tinutulungan pa niya ang ilang bilanggo upang mabawasan ang sentensya. Nagkakaroon siya ng espesyal na posisyon at pribilehiyo sa bilangguan. Higit pa rito, ang mga bilanggo ay nagsimulang igalang siya at tapat sa kanya. Pagkalipas ng 5 taon, isang batang manluloko na tinatawag na Won ay nakulong at kalaunan ay nakilala si Bayan. Nalaman ni Bayan na maaaring makarelate si Won kay Sook. Isang araw, inalok siya ni Bior ng tulong para makalabas sa kulungan ngunit bilang kapalit, kailangan niya itong tulungan na salakayin ng mga bumalandra sa kanya. Sumasang-ayon ang isa. Noon, ang isa ay isang walang trabaho na nakakuha lang ng hindi tiyak na trabaho. Pagkatapos ay nakilala niya si Sook bilang kanyang kasamahan. Hanggang isang araw, ang isa, si Sook at ang iba pang mga lalaki ay ipinadala sa proyekto ng asin na nagkukunwaring mga aktivista upang guluhin ang demo. Binayaran sila ng boss ng gangster na tinatawag na Yong para magdulot ng kaguluhan kaya nabigo ang mga aktivista na tutulan ng proyekto ng asin. Matapos malaman ng katotohanan, nagplano si Bayan ng isang pinag-isipang diskarte para harapin ang malaking tao. Sinubukan niyang hulihin ang totoong pumatay kay Sook mula sa kulungan sa tulong ni Won bilang kanyang con artist. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, una, dapat na mailabas ni Bayan si Won sa kulungan. Matapos malaman ng mga butas ng kaso ng isang tao, sa kalaunan ay mailalabas niya ito sa kulungan. Agad na binisita ng isa si Jago na tungstigo sa korte noon para maghukay ng ilang impormasyon tungkol sa problema sa paghinga ni Sook. Naghihinala si Bayan dahil nawala ang inhaler na ginamit ni Sook. Nang malasing na si Jagon, nagsimulang i-record ang kanilang pag-uusap. Hindi niya sinasadyang inamin na nagbigay siya ng maling patoto tungkol sa kondisyon ng kalusugan ni Sook. Ipinaliwanag niya na talagang mahina si Sook at may hika. Kung wala ang kanyang inhaler, maaari siyang mamatay kagad. Sinabi rin ni Jiguo na inutusan siya ni Yong na magsinungaling. Ang recording ay pagkatapos ay ipinuslit sa bilangguan at ibinigay kay Bayan. Sinimula ni Bayan na ihanda ang kanyang mga dokumento para magbigay ng muling paglilitis. Sa wakas ay ipinadala ni Bayan ang kanyang mga dokumento sa korte na may kasamang ebidensya sa pagtatala.
Nalaman muna ito ni Yong at direktang nagsumbong sa kanyang amo na nakakagulat na si Hill. Si Hill pala, ang superior ni Bayan sa abogado, ang may pakana ng lahat ng ito. Sa simula, inutusan ni Hill si Yong at ang kanyang mga tauhan na guluhin ang demo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napatay ni Sok ang mga pulis. Si Hill, na tumatakbo sa darating na halala noon, ay natatakot na baka ibunyag ni Sok ang katotohanan na ang kaguluhan ay binalak at ipinag-utos niya. Pagkatapos ay nagpasya siyang bisitahin ng silid ng interogasyon, binugbog si Sok at hinawakan ng kanyang inhaler, na humantong sa pagkamatay ni Sok sa pamamagitan ng inis. Matapos patayin si Sok, inalis ni Hill ang ebidensya sa pamamagitan ng pagtatapon ng inhaler. Bumalik sa kasalukuyan, si Won ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan dahil ang kanyang kaibigan, si Jae-gon, ay nabugbog ng husto matapos siyang makawala tungkol sa katotohanan. Gayunpaman, pinatahimik siya ni Bayan at hiniling sa kanya na siyasatin ang ulat ng pananalapi ni Hill. Nakikilahok si Won sa kampanya ni Hill bilang isang taga-suporta. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na kaibiganin ng isang babae na nagtatrabaho sa departamento ng pananalapi ni Hill. Lumapit si Won sa babae at matagumpay na nakuha ang confidential na financial statement ni Hill. Kinabukasan, inilabas sa media ang financial statement ni Hill. Napag-alaman na nakatanggap siya ng kainahinalang pondo mula sa may-ari ng ASEAN Project na humantong sa konklusyon na sinuhulan si Hill upang mapalitan ang ASEAN Project. Sa kabilang banda, ang muling pag-a-apply ni Bayan ay tinanggihan ng taga-USIG, ngunit nakumbinsi siya ni Bayan at ipinaliwanag na ang kanyang pahayag noon ay pinukaw ni Hill na nangako na tutulungan siya, ngunit nagresulta sa halip na makulong siya. Nagsimulang hindi magtiwala ang taga-USIG kay Hill at inaprubahan ang muling aplikasyon ni Bayan sa paglilitis. Kinabukasan, ipinaalam kay Hill ang tungkol sa muling pag-aproba ni Bayan na nagpagalit sa kanya. Gumagawa siya ng iba't ibang paraan upang hadlangan ang muling paglilitis kay Bayan. Sinuhulan niya ang warden na sirain ng lahat ng mga dokumento ni Bayan sa kulungan para hindi makapag-focus si Bayan sa paghahanda sa kanyang muling paglilitis. Hindi lang iyon, inutusan din ni Hill si Yong na bugbugin at patayin ang isa. Nanghahampasin na ni Yong si Won gamit ang martilyo, buti na lang at may dumating na grupo ng pulis para iligtas. Sa araw ng retrial session, sinuhulan muli ni Hill ang Wander para saksakin si Bayan para pigilan siya sa pagpunta sa korte. Si Won ay sobrang nataranta habang si Hill ay tila napakalmado. Gayunpaman, sa pinakahuling minuto ay nagpakita si Bayan na mukhang maayos. Sa tulong ni Won bilang testigo, Bayan at ang abogado sa paglilitis, sa wakas ay maaari nilang kaladkarin si Hill upang tumstigo sa korte. Sinagot ni Hill ang lahat ng mga tanong ng napakahusay at nakakuha siya ng sarili niyang alibay para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Pagkatapos ay inilabas ni Bayan ng isang recording ng pag-uusap ni Hill at ng isa pang lalaki tungkol sa inhaler na nawala 5 taon na ang nakakaraan. Nahinto ang pagre-record at naglabas si Bayan ng inhaler, sinasabing ito ang inhaler ni Sok na nawala. Kusang sumagot si Hill na ito ay peke. Naipit si Hill sa pahayag ni Bayan. Kung maaari niyang i-claim na ito ay isang pekeng inhaler, nangangahulugan ito na tiyak na alam niya kung nasaan ang tunay. Ipinagpatuloy ni Bayan ang pagre-record at nabunyag na ang tunay ay itinapon sa Han River. Hindi makapagsalita si Hill. Hinatulan siya ng taga-USIG para sa pagpatay at pagtakpan ng lahat ng mga pagkakamali sa lahat ng mga taon na ito. Sa pagtatapos ng kwento, tumayo si Bayan sa harap ng korte at inamin na isa nga siyang marahas na taga-USIG sa mga taong iyon noon, gayunpaman ang 5 taong pinagsilbihan niya sa bilangguan ay sapat na upang takpan ang kanyang mga pagkakamali. Nagbayad na siya at handa na siyang bumalik sa lipunan. Sa malaking kontribusyon mula sa kanyang kapareha, si Won, sa wakas ay nakalaya si Bayan mula sa bilangguan ng may pagmamalaki. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.